Thank you.
Bawat isa sa atin ay naging anak ng Diyos
Maraming itinuturo sa atin ng pandemya ito. At palagay ko, wala nang iglesia. Kahit mawala ng pandemya ang virus, maaalala natin na ang virus ay paalaan ng katotohanan ng kamatayan. Pag-iingat na lang ito. Hindi na lang ito bumalik ito at masayang ang marami natin pinagpakura. Marami natin pangarap. Marami natin inaasamusa. Ang Diyos ay mananatiling ama sa atin. At dahil ama, mabait, tumatanggap natin. Kahit ilang beses kang mawala at bumalik, lagi kang natanggapin. At ang Diyos ay magpapatawad. Kahit napakalaki ng kasalanan, napakabigat ng kasalanan, isa na lang niya sasabihin, anak, pinatatawad kita sa iyong mga kasalanan. At hindi mo maninilig yan sa iba. Hindi yan pwede ibigay ng iba. Diyos lang ang pwede magpatawad sa iyong mga kasalanan. Ngayon, bilang bayan ng Diyos, mga kapatid, ni Gloria at Laura sa pananampalataya, tayo ay magkakaawa sa abang mga pangyarihan ng bawain. Alang-alang sa pag-ibig ni Kristo, sa pagsunod ni Kristo, sa pagbubuwis ni Kristo ng kanyang buhay, tanggapin sa kaluwalhatian ng ating kapatid na si Gloria. Tanggapin siya sa Gloria ng Diyos, sa kahalian ng Diyos. At ituring siyang isang mulaklak sa hatin ng ama, Flora. Napakaganda ng mga pangalan na nilagay sa atin tayo mga noong araw. Paalala lang siya ng pananampalataya ng tayo at hindi magbabago. Ngayon, sa iyong pag-isigyan ito, sapagkat siya ay anak ng Diyos, tumanggap siya ng katawan ni Kristo. Ang katawan ni Kristo na niyang tinanggap ay ang katawang buhay ng Panginoon sa huling araw. Maliwanag ang salita ni Kristo sa Eucharistia. Ito ang aking katawan. Ang tumatanggap ng aking katawan ay mabubuhay kailanman. At bubuhayin ko siya sa huling araw. Ito yung ating pag-asa. Ito yung ating pananalangin. Ito yung ating dahilan. Sa langit at ang tahanan. Itadalangin natin sila sa buong ay kapal.
Gayun din naman ang mga